Sa panahon ngayong nalalapit na ang holiday season, karamihan sa atin ay susulitin ang mga araw na nakahanda ang maraming masasarap na pagkain. Ngunit, hinay-hinay lang mga kasangbahay. Dahil ang labis na pagkain, lalo na ang mga unhealthy foods, ay maaaring magdulot ng masama sa ating kalusugan, gaya na lamang ng diabetes. Hindi lamang sa mga nakatatanda, kundi maging sa mga bata. Ang diabetes ay isa sa tinatawag na chronic medical condition. Maaari itong acquired or simula pagkabata, baby pa lang, ay meron ng diabetes. Maaari din itong later on ma-develop. Hindi siya technically na mamana, kundi yun nga po, meron po siyang risk po na ma-develop na simula po sa bata, like affected na po yung pag-produce po ng insulin po sa pancreas po ng bata, o kaya po ay hindi po niya nagagamit or na-utilize yung asukal sa dugo. So kadalasan po ang pasyente, nagko-complain po sila ng tinatawag na tatlong P, no po, polyphagia or laging gutom, polydipsia, laging uhaw, polyuria, or ihi po ng ihi. Minsan po sa gabi, ihi rin po sila ng ihi. Tapos yung pong mga may komplikasyon na po ng diabetes, minsan po nadadamage na din po kasi yung kidneys, nadadamage na po yung nerves. So nagko-complain po sila ng tinatawag po na neuropathy or pagmamanhid or may tusok-tusok po na nararamdaman sa mga daliri sa kamay tsaka po sa paa. Minsan din po yung poor wound healing kasi may problema na nga din po or may epekto din po ang diabetes sa ugat. So pag may diabetes po talaga, tapos may nakita pong mga komplikasyon na gaya po nung sinasabi ninyo, talagang kailangan na po na magpatingin po muna sa doktor. Kasi una sa lahat, kailangan makontrol po yung asukal sa dugo, kasi hanggat hindi po siya controlled, patuloy po na makakaranas po ang pasyente or makakadevelop ng mga komplikasyon, buhat mo ng diabetes. Ano po? So, yun po, maaari po kasing ma-infect yung sugat. So baka kailangan din po talaga makita ng doktor kung kailangan resetahan ng antibiotics. And kung may problema na nga po sa sirkulasyon, bibigyan po ng mga kaampatang gamot para po ma-improve po yung sirkulasyon. Sa mga nutritionist po natin, may limit lang po, no? Yun pong mga prutas na kailangan pong 4 servings a day lang po. Ang sa pagkakatanda ko po, parang 10 pieces po ng grapes is considered 1 serving. So parang sa buong hapon, ano po, pag marami din talaga, sobrang sugar din po yun, or high glycemic index po. Pag ma-maintain po natin ng healthy lifestyle, pag sapat po ng pagkain, yun pong programa po ng DOH, yung Pinggang Pinoy, so ma-follow po natin yun. So more on fruits and vegetables, and then yung greens, yung tamang portion po ng food na kinakain po natin sa araw-araw. And then syempre po yung pa-e-ehersisyo, yung moderate intense aerobic exercises, 30 minutes a day, at least 4 to 5 days a week po siya. Tsaka pagkain po na maraming tubig. Sa ngayon po kasi, sa lifestyle din po, nasasanay na pong kumain sa mga fast food. Opo, kaya better pa rin po talaga yung own meal preparation para alam po natin kung ano po yung mga pagkain na kinakain. Sa ating pong mga kasambahay, kami po ay nag-i-invite po sa inyo na magpa-check up po. Kapag may nararamdaman po kayo, iwasan po ninyo na uminom po ng gamot na kayo lang po or inirekomenda po ng kapitbahay, kaibigan. Napaka-importante po na ma-check up po kayo ng doktor para po makasiguro na tama po yung gamot na iinumin po ninyo. Ano po, at yung pong paalala na wag na po natin isa walang bahala yung ating pong naramdaman, kasi better po na earlier ma-detect yung ating pong mga sakit. Earlier din po tayong magkakaroon ng intervention or gamutan kung kinakailangan para po ma-monitoring.